sobrang saglit lang ng video natin ngayon. Magpapakita lang tayo ng dalawang plays ng Miami Heat na kung ikaw ang depensa, eh kailangan nakafocus ka talaga at may attention sa detail. Wala naman tong something na nakakawaw, kumbaga gusto ko lang din pag-usapan natin. So let's go! Ang opensa nga ng Heat ay nagbibigay ng iba't ibang mga scoring opportunities sa kanilang mga players sa court. May kita natin yan dito. Hawak nga dyan ni Myers Leonard ng bola at dyan pa lang kung sa tingin niya ay pwede siyang tumira kasi nga isa siyang big man na may shooting sa labas, eh pwede siyang tumira dyan. Pero hindi naman niya ititira. Samantala, may off-ball action tayong nagaganap dito kina Hero at Robinson kung saan magsiswitch si KCP kay Robinson at si Danny Green kay Tyler Hero. Pinasa ni Leonard ng bola kay Crowder at ganun din. Pwede siyang tumira dito kasi malayo naman si LeBron. Pero hindi. Sabay tong si Hero ay nanghihingi ng pasa dito sa loob. Kung ang matchup dyan ni Hero ay maganda, posible siyang pasahan. Kaso, mas malaki sa kanya si Danny Green, kaya pinasa na lang ni Crowder kay Butler. Ngayon, gagawa ang Heat dito ng double flare screen action, meaning itong si Duncan Robinson ay dadaan sa screen na ibibigay nito ni Leonard at Crowder dahil tignan niya si Crowder na sumesenyas dito. Kaya tignan niyo rin si KCP na dinedenay itong si Robinson na dumaan sa screen. Ngayon, mapipigil sana ang play na to kung itong si Danny Green ang sasalo kay Robinson dahil nahuhuli na nga itong si KCP, kaso nanatili lang siya kay Hero kaya nagkaroon ng easy layup si Robinson. That's why sinasabi nga natin na kailangan nakafocus talaga ang depensa at may attention sa detail dito. Na-anticipate na nga ni KCP yung magaganap na screen dito eh. Kaso, hindi niya naisip yung possibility na baka nga mag-cut si Robinson. Then yun nga, kung nakita rin ni Danny Green itong cut ni Robinson, maaaring mapigilan niya yung play. Pero syempre, isa ring lethal scorer itong si Tyler Hero, so hindi mo rin siya masisisi kung nasa kanya ang focus ni Green, di ba? Ito yung ating second play. Sa point na to, 30 points na nga po itong si Jimmy Butler at kung pinanood nyo ang ating huling video, talagang nanalasa siya sa pick and roll tulad nga nung mangyayari dito kasama si Kelly Olynyk. So itong si LeBron na nasa strong side ay handang tumulong kung sakaling sasalaksak man siya. Kaya noong nagkakat itong si Crowder, late na niyang na-realize dahil ang attention nga niya ay nakatuon kay Butler. Again, hindi mo naman masisisi si LeBron dahil syempre, nag-iinit itong si Butler at kailangan talaga mag-help. Pero you can't deny naman na isa yung error dahil kung gusto niyang mag-help, syempre, kailangan din nakaantabay siya sa tao niya kaso nakawala dito si Crowder, di ba? Bali yan. Yan ang mga sneaky plays nga ng Miami Heat na aking napansin noong Game 3. I expect mga idol na mas magiging locked in pa ang Lakers defensively at mababawasan din yung mga ganitong klaseng errors sa Game 4. At mag-a-adjust din talaga sila. Kayo mga idol, ano po ang masabi niyo sa ating video ngayon? I-type lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pa-click na lang po idol ng like button, subscribe to this channel at sana nga po ay nag-enjoy kayo. Sa lahat ng idol natin dyan, mag-iingat po tayo, wear your mask pag lumalabas. This is Jonas PB and as always, hanggang sa muli.